Your perspective of yourself may be shrewd, may be distorted, may be blurred. The same way that people would look at you and would appreciate you and would have impression of you. But this is Jesus Christ right now telling you that your identity is worth the wage of His finished work on the cross of Calvary. To live according to your salt and light purpose, you have to accept who God says you are. Ano, ilang dekada na ba tayong Kristiyano? Subalit, gaano man kahaba ang ating nilakbay at gaano man kahaba saan mang lugar tayo nakarating, it will always boil down in this ultimate question, have we lived to the purpose given to us by God? Sabi sa salita ng Panginoon, kayo ang asin ng sangkatauhan, ngunit kung ang asin ay mawala ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan, kundi ang itapon at tapakan ng mga tao? Kayo ang ilaw ng sanlibutan, ang isang lunsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Nagsimula ang pangungusap ng Panginoon sa mga disipulo ay sa pamamagitan ng pagbanggit na kung sino sila o kung ano sila sa mundong ito. At ang sabi ng Panginoon sa verse 13, kayo ang asin ng sangkatauhan. At sabi sa verse 14, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Isang mahalagang dapat nating matutunan sa pag-aaral ng salita ng Panginoon is the order of the statement or the order of the wordings, because this has the bearing on how we should correctly understand the Word of God. Sinabi ng Panginoon, ikaw ay asin at ikaw ay ilaw. Hindi niya sinabi na kailangan mo muna itong gawin para ikaw ay maging isang asin o maging ikaw ay isang ilaw. Hindi rin sinabi ng Panginoon na kinakailangan meron ka muna nito at meron ka muna niyan bago ka maging asin at bago ka maging ilaw. Bagkus ang kanyang pangungusap ay nagsimula sa direktang paghahambing sa bawat disipulo sa isang asin at sa isang ilaw. There is number one, certainty of your Christ-pronounced identity. Certainty dahil hindi sinabi ng Panginoon na you may become a salt and the light of this world. Okay? Or the Lord doesn't say you have the potential to become a good salt and a good light. Hindi rin niya sinabi na you can be. Rather, the Lord explicitly states that you are the salt and the light of this world. So there is this kind of certainty in the eyes of God, telling you who you are. And maaaring marami sa atin, magpasa hanggang ngayon, ang nagtatanong, hindi kaya nagkakamali si Lord? Ang bata-bata ko pa. Maaaring baguhan pa lang ako, hindi naman ako elder, hindi naman kasing tagal nila Kuya A, Kuya B, Ate C. Subalit mga kapatid, the word of the Lord is very certain, because the identity that Christ pronounced in Matthew chapter 5 verse 13 directly say that you are the salt and the light. Kung ating aaralin ang historical, social, and cultural aspect ng mga nabanggit na paghahambing sa lipunan ng mga Hudyo noong panahong iyon, ang asin ay napakalaki ng halaga. Ito ay ginagamit na pampasahod sa mga sundalong Romano. Kung kaya makikita natin that the value of salt during that time is of high and precious value. The substance for Israel's offering, sabi sa Leviticus chapter 2 verse 13. And every oblation of thy meat offering shalt thou season with salt, neither shalt thou suffer the salt of covenant of thy God
to be lacking from thy meat offering, with all thine offerings thou shalt offer salt. So napakahalaga ng asin sa bayang Israel. Their offerings has to be seasoned with salt. This is God saying to you, your identity is of great importance. If you could not find your worth as a Christian, your value as a Christian right now, then you have to go back to the Word of God, because the Word of God says that you are valuable. Kaya nga mga kapatid, kapag may mga nawawala, lagi nating hinahanap. Bakit natin hinahanap? Dahil sila ay hindi lang mahalaga, sila ay napakahalaga, sila ay sobrang halaga. Ikaw ay liwanag ng mundong ito. You know, I was asking the Lord, Lord, what is the value of light nung panahon, nung olden times? And the Lord gave me this word in Exodus chapter 10, verse 22 to 23. And Moses stretched forth his hand toward heaven, and there was a thick darkness in all the land of Egypt for 3 days. They saw not one another, neither rose any from his place for 3 days, but all the children of Israel had light in their dwellings. And in those dark days, for 3 days, imagine, no one could see each other. Sabi sa verse 22, no one could see each other, and they could not even rise up. So if you could imagine, nung na nga lang lockdown, mga kapatid, ano po, nung may mga restrictions, nung nagkaroon ng mga cease orders sa lahat ng establishments all over the world, ang daming naapektuhang buhay. Nung nagsarado ang restaurant, wala tayong ma-orderan. Nung nagsarado ang ating mga trabaho, anong nangyari? Yung iba sa atin nakaltasan ng sahod, 40%, yung iba 50% nakaltasan ng sahod. And for that nation, Egypt, for 3 days, its economy was put into stop. A complete cessation. The absence of light means darkness, your true worth. Your true worth is like, pag inalis yung liwanag, it will cause days of darkness, complete cessation of commercial works, complete cessation of national operation, complete shutdown of the whole nation of Egypt. Ganyan ka inihahalimbawa, ganyan ka inihahalintulad ang halaga mo sa mata ng ating Panginoon. Pinaw na sinasabi ng salita ng Panginoon na ikaw ay liwanag pag wala ka madilim ang paligid. Para kang meralko, may liwanag ang buhay. Your perspective of yourself may be shrewd, may be distorted, may be blurred. The same way that people would look at you and would appreciate you and would have impression of you. The perspective of God towards you is always certain. Pangalawa, in the eyes of God, your identity is so precious. This is Jesus Christ right now telling you that your identity is worth the wage of His finished work on the cross of Calvary. Jesus Christ is our offering, our perfect and final and single offering. There can be no other offering than what Jesus did on the cross of Calvary. Kung binenta ng tao ang kanyang sarili sa kalaban, ano, subalit, anong ginawa ng Panginoon? Binili kang muli ng Panginoon. You are bought not by gold and silver, but you are bought by the precious blood of the Lamb. You say to yourself, I am twice owned by God. First, He created me. Second, He bought me back. When I sell myself to the devil, God bought me back with a huge price. And that is your identity. Being a salt and light of this world, you are of high value. Kaya ang una nating dapat gawin,
to live according to your salt and light purpose, you have to accept who God says you are. Things may not appear this way a little bit because of what you are doing or because of what you are having, but God says who you are. Whatever God says, that settles it and that finishes all the arguments and all the confusion. Kaya mga kapatid, huwag tayong maging confused sa ating mga sarili. In the eyes of God, you are certainly valuable. Sa panahon ngayon ng ganitong krisis, sino nga ba ako? Where people ay nagpapanik, you continuously give hope and support. Where people are frightened, where people are overwhelmed, you continuously remind them of the strength that is available. To live according to your salt and light purpose, you have to accept who God says you are.